Hello mga nanabs, ngayon naman ay magsisigaw tayo ng bangus sa mustasa. Ay napakasarap nitong ulam na ito at ito ay madaling-madali lang gawin. So ayan, nagpapakulo na tayo ng tubig at ilalagay na natin ang ating sibuyas at saka ang ating kamatis. Tapos pakukuluin natin bago natin ilagay yung bangus. So ganito ako kapag nagluluto ng sinigang. Hindi ko iginigisa kasi sawang-sawa na kami sa ulam na lagi na lang may mantika. So ngayon, itong sinigang na bangus sa mustasa ay hindi natin igigisa. Ayan, parang papakuluan lang natin siya. Tapos lalagyan natin siya ng asim at napakasarap talaga. Gustong-gusto ito ng aking mga anak, lalo kung sila ay masama ang pakiramdam, medyo galing sa sakit. Ito ang favorite nilang ulam at saka yung aking The Boys. Na pag may mga hangover, ito rin ang kanilang hinahanap na ulam kasi ang sarap talaga ng sabaw. Ayan, tatakpan muna natin. Tapos mamaya pag kumulo na, ilalagay natin yung bangus. A few moments later. Ayan, check na natin. Ayan, kumukulo na siya. At ang sarap sa sinigang ay medyo durog yung kamatis. So, dudurugin muna natin yung kamatis. Bago natin ilagay yung bangus. Ayan. Ilagay na natin ngayon itong bangus. Ayan, kung pipili kayo ng bangus, tingnan nyo, mataba siya. Kung pipili kayo ng bangus, ang kukunin nyo ay yung malaki ang tiyan. Kasi pag malaki ang tiyan, ay mataba yun. Yung malaki at matigas yun sa may bandang tiyan. At yun ay mataba. Okay, so katulad dito. Ay, kabayo. Masarap sa sinigang ang mataba ang bangus. Ayan. So, hihintayin uli natin siyang kumulo. Tapos, ilalagay na natin itong ating mustasa. Ayan. Lalagyan na rin natin siya ng asin. Tapos, tatakpan uli natin siya. A few moments later. Ayan, check na natin. Ayan, kumulo-kulo na siya. Lalagyan natin ngayon yung mustasa. Una ko munang inilalagay ang mustasa bago ang north pang sigang. Dahil pagka inuuna mo yung north bago ang mustasa, hindi siya naluluto. Parang matigas siya. So maganda, lutuin muna yung mustasa bago ilagay yung north sinigang. Kahit isang kulo lang, okay na. Ayan, ang bango ng amoy. Sobrang bango talaga naman. Amoy pa lang talagang napakasarap na. So ayan, medyo pakukuloyin lang natin ang isa bago natin lagyan ng north sinigang at saka titimplahan na natin. Okay, so ayan, tapan lang muna uli natin. A few moments later. Ayan, check na natin. Ayan, kumukulo na siya. Ilalagay na natin itong ating ng sinigang. Isang malaki ito, isang malaking pouch ng ng sinigang. Siya ay, ito, ilang grams yan? 44 grams ba yan? Ayan, yung 44 grams na north sinigang ang ating nilagay. Masarap kasi nga ito kapag kayong maasim talaga tapos lalagyan mo siya ng sugar. So ayan, sa pagpili naman ng mustasa, mas magandang pipiliin yung mustasa yung maliliit pa lang siya para malambot pa lang siya. Kasi kung malalaki, matigas na siya. Kaya ang pipiliin nyo ay yung maliliit lang na mustasa. Okay? Tapos, lalagyan na rin natin siya ng kaunting sugar. Lagyan na natin siya ng kaunting sugar. Tapos, pakuluin lang natin uli siya. Lalagyan na natin itong ating siling pangsigang. Lalagyan na natin siya ng betchin. Ayan. At mamaya, atin ang titikman. Kapag siya ay matabang, lalagyan na lang natin siya ng patis. So, ayan, pakukuluin natin siya. At ang sarap nito. Pag nagsisigang talaga kami, maraming sabaw. Kasi, at talagang ang masarap talaga dito yung sabaw.
sobrang sarap lasang lasa ng mustasa. Dahil kami ay Sabaw is Life. Ayan, titikman na natin siya kung okay na ang lasa niya. Grabe, sobrang sarap. Lasang lasa yung mustasa. Medyo matabang lang sa akin, kaya lalagyan ko siya ng kaunting patis. Ayan, kayo nang bahalang magtimpla ng gusto ninyong alat. Pero basta't ang may a-advise ko sa inyo, damihan nyo ng asin, tapos lagyan nyo ng sugar. Yun talaga ang masarap. Sobrang sarap. So ayan, sa ngayon, ay okay na siya. Pwede na natin siyang i-off. At pwede na tayong kumain ng tanghalian. Ayan, so ito ang aming ulam for tanghalian. Dami siyang sabaw talaga kasi gusto ko yung maraming sabaw. Okay. At ito na ang sinigang na bangus sa mustasa. Ayan, sobrang sarap. Please like and subscribe. Salamat! Buyers!